So today, i-change oil ko yung NMAX ko. Nung huling change oil ko, ito ang ginamit ko, yung Zeek M9 fully synthetic. So ngayon, almost 3K na siya. Ngayon ko pa lang siya papalitan. Malalaman natin mamaya kung ano nang itsura ng langis niya after almost 3K nang walang paalitan. So ngayon, bibili muna ako kasi ito yung huling ginamit ko. And then ito yung sumobra ko kasi kailangan 150, di ba? So dalawa yung binili ko, may sumobra ng 50. So ngayon, bibili muna ako. Saan po? Thank you! Hindi na ako nag-love, dyan lang naman ako pupunta. Bibili lang tayo ng langit. Pero pag naandar ako ng malayo-layo, I make sure talaga na naka-gloves ako kasi nadala na ako dito nangyari sa akin before. Ano, talagang simpleng tawag lang, pero yung tuhod ko at saka yung kamay ko. So, sino? Ito, tingnan nyo yung ano. Tingnan nyo yung picture. Nangyari yan last April, March or April. Ba't may Zeek M9? May Zeek? Yung 1 liter? Makuha ko isa. Saka gear oil, boss. Magkano na ngayon? Pizza ka, so mura, no? 290 nyo ka lang. Thank you. Tara na! Gingin na! Next pa ako magbubukas! Akala ko ikaw ay akin. Totoo ang sa aking paneng. Sige, naka-record ako! Oh. Yeah, mag-start na yung mag-moto vlog to, sabay kami! Ah, sige, sige! Sige. Oh. I-drain muna natin, tanggalin natin yung bag. Hey, kumingay. Kumingay dalawa. Pula pa. May itim na. Itim na. Itim na siya. Ito yung filter. Huwag na huwag mong kalilimutan yan. Baka may mapahalo dyan. Malaglag. So, sisimutin natin. Para masiguradong simut na simut, gamitan natin siya ng blower dito sa trap niya. Ayan ang trabaho niya. Taga-ihip. Whistleblower. Whistleblower. So, you know what to do. Yeah. So, habang hinihintay natin na ma-drain lahat, yung pinaka-filter linisin natin, then punasan natin. So, yung paglagay. Yan naman natin. So, okay. Yung filter. Ang takip.
kamay muna. So bago ko salinan ng engine oil, i-drain ko muna yung gear oil para habang naghihintay. Meron ng ano, yung nangyayari na. So ang size na ito, 12, 12 yan. Ayan, i-drain din yung mabuti. So ngayon sasalinan natin siya ng engine oil. Pangalawang gamit ko na to. Bali pangatlo, yung una, yung M7, yung itim. Tinesting ko nung huling change oil ko yung M9, nung fully synthetic niya. Okay naman. I think nasa 2,800 km yung natakbo niya bago ko paltan ulit. So nag-decide lang ako na paltan ulit. Ito ulit yung gagamitin ko dahil nagustuhan ko siya. So Zeek M9. Murang-mura lang, nabili ko siya 280 lang. Imagine 280. Mayroon ka ng 1 liter na fully synthetic na oil. Ano siya? Korean made siya. So sige, salin naman natin to. So ito, ang kailangan ng NMAX ay 900ml. Meron naman siya sukata, 900, 800 doon. So hanggang 200 lang, walang 100. So kantayin natin siguro hanggang dito. Wala akong embuto. Gumawa lang ako ng sarili. Ito, inanuhan ko lang. Medyo maliit yung butang, so matagal-tagal pa. Pero okay na yan, gawa na naman yan. Next time, bibili na ako nung may hose niya. Kasi kung makikita mo, malalim yung sa NMAX. Malalim yung salinan niya, medyo loob pa. So, mahirap gawa ng embudo na ordinary lang. So, ito. Sige, salinan ko na. So, yan. Naisalin na natin. So syempre, wag natin kalilimutang takpan to. Nasaan din natin para malinis na nais. Hey! Ang problema mo? Ha? Ingay mo ah! So yan, takpan na natin. Bago pa natin takpan yung bibig ni Ashley. So ang dumi ng motor ko ngayon dahil napasapak ng Batangas City yan nung isang araw. Hindi ko pa nalinis dahil ulan ng ulan. So ngayon sasalinan naman natin siya. Na-drain ko na siya kanina. So make sure na naisarado na natin. Na sikipan na ulit yung sa ilalim. Baka mamaya salin ka ng salin. Natulo lang pala. Alam mo yun, kahit anong effort mo, baliwala lang pala. So dito yung sasalinan yan. So ito ang gear oil na gamit ko. So sa NMAX kailangan yan 150ml. 100 lang to. So kailangan mo bumili ng dalawa. Nung last time, nung nag-change oil ako, dalawa binili ko. So may sumobrang 50. So ginawa ko, pinagsama ko na sinalin ko na yung 50 dito. So ang laman nito 150 na. And kinupitan ko na rin siya para pagka lalagay natin. So ubos na yan dahil hindi na ulit, paano? Ulitin nga. So wala na, wala ulit natin. So that's it. So again guys, ito yung ginamit ko, Zeek M9. Ano to ah? Walang bayad ng Zeek dito, malamang hindi naman ako kilala eh, ba't ako babayaran? Ano lang talaga, nagustuhan ko talaga siya. And maganda yung performance niya. Sobrang okay siya for me. Zeek M9, fully synthetic siya. Tapos ngayon, i-reset na natin yung ano natin, yung sa oil. So i-reset na natin siya. As we can see, yung tinakbo, ayan, ayan yung naano ng oil ko, lapit mo brother. Ang natakbo niya ay 2879 bago ako nagpalit. Pero bago akong palit, okay pa siya eh. So ngayon, i-reset muna natin siya. Hold. Sige lang, just hold on.
Na-reset na. So, 00 na. Hindi ko na 00. Ah, tama, 00. 0-0. Excuses. Hindi, yan. So na guys, na-reset ko na yung oil. Good to go na ulit ako. And again, ang ginamit ko yung Zeek M9. Try nyo din. Korean made siya. Sobrang okay siya. And ngayon guys, kung first time nyo lang na nakapunta sa channel ko, please subscribe. And also hit the notification bell para ma-notify ka kung yung bago. Hindi ako inistorbo nito eh. Ayan oh, gulo yan eh. Wala ko ng problema na. Dilinisan na natin siya. Ito na yung linis. Sobrang dumi. Napasugod kasi yan sa gera. So yun lang guys. Thank you. You can say this a life we chose, but I don't wanna do this anymore. I just wanna go. You can say that it's all we know, but I could go get it on my own, so I gotta hit the road. I don't wanna be alone. I don't wanna be alone. I don't wanna be alone. But I gotta hit the road, yeah, I gotta hit the road. Sometimes you just gotta go. Okay, son. I don't wanna be alone. I don't wanna be alone, but I gotta hit the road, yeah, I gotta hit the road.